So, eto po mga bugoy kalapatids, yung kalapati dito nga sa kapitbahay. So, medyo malaki na yung kanyang inakay. Ngayon na lang po ulit natin na videohan. So, ito nga kapitbahay, na kapitbahay lang po talaga namin to. Nasa bintana po ulit ako ngayon, you know. Ang laki na ng inakay niya, and then yan, dumadami na dumadami yung kanyang, kanilang mga ipot dyan. Ngayon, no? So, bluebar nga po yung tatay, and then yung mga anak ay may pag ayong bluebar din po pala yung dalawang inakay, yun kitang-kita ko po dito sa bandang itaas. So eto, tignan natin dito sa bandang itaas. So nasa bintana lang po ako. Yan, so dito po yung taas. Ayun. So ayun po yung inakay niya. You know? So kitang-kita na natin, ayos na ayos to. So nung nakaraan hindi natin masyadong kita. So ngayon, kitang-kita na natin. So aalis na yung tatay nila. Ayun oh. So bumaba siya. So naharangan ang daliri natin, pasensya na po. Dahil hindi po ako masyadong komportable pagbibideo dito. So ayan po yung tatay nila. Ayun o. So balak natin kung meron man kaming bahaw na kanin, bigyan natin to mga bugoy kalapatids. So dun sa bandang, dun sa may mga, sa may agusan ng tubig. So dyan kasi sila na kuha ng pagkain na tuka-tuka. So ayan siya o. Ayan yung kalapati, bumaba siya dun o. Ayun. So tignan-tignan lang natin yung kanilang tatay kung anong gagawin. So iyan po siya mga bugoy kalapatids, yung kanilang tatay. So iyan nga po, tumutuka-tuka siya doon sa may agusan ng tubig. Iyan po yung sinasabi ko sa inyo na kapag minsan, pag meron tayong baho, ay bigyan natin to. You know, so tumutuka-tuka siya dyan kasi minsan may mga, ano dyan, mumo, mga kanin-kanin na, mga laglag na, yung mga nagos na. So iyan mga bugoy kalapatids, and then yung iba binibigay rin sa kanya. So ayan po siya, kain ng kain, then yan, bibigay niya rin yan. Isubo niya rin po yan sa mga inakay niya. So nandito dito nga yung inakay niya sa taas, you know. So natiyempohan ulit natin siya nagsusubo. Ayos na ayos, oo. So napakasipag na ito, tumuka, you know. So dahil nga may anak siya, responsibilidad niyang subuan yung kanyang mga anak. So ayun, syempre kahit naman din tayo mga tao, syempre magtatrabaho yung mga magulang para may ipakain sa mga anak. Ito naman, tutuka-tuka siya para may mga iba, may maipakain sa kanya mga anak. So okay na okay. So yung kanya mga tinutuka, may basa na siya. Kaya rinirekta subo na niya. So yung mga inakay niya, lumaki na sa ganyan. Kaya sanay na yung mga inakay niya sa ganyang pagkain. So pasensya na po kayo, singhot tayo na singhot dahil may sipon mga bugay kalapatids. So yan po siya, blue bar. So isumpa natin konti eh, sagad na pala. You know, blue bar siya. So wala siyang halong white lights, you know. So ayun po yung, eto na po, amin na po itong may batong yan. Yan, amin din po itong pawagan niya na yan. So ayan, andi dito po yung kalapating to. Ayun o, tuka siya ng tuka. So mukhang gustong gusto niya talagang subuan yung kanyang mga inakay. Yan. So lagi ko itong nakikita ditong nagsusubo. And then, ayun nga, kaya ako po nalalaman dahil sobrang ingay ng mga inakay dito. So sanay naman na po kami doon. Dahil yung mga kalapati ko, kapag nagkakainakay ay ganun din kaingay ang mga inakay. So ngayon nga may inakay tayo, kaya ganun din dito sa ating lob. So relate na tayo dyan. Alam na natin yung mga ganyan-ganyan nakakaingay na inakay. Sanay na po kami dyan dahil yung mga inakay ko po ay ganon din mga bugoy kalapatids. So ito yung ano, tatay nila. So ito, tignan natin yung kanyang mga YB habang tumutuka-tuka siya dyan. So ayan po mga bugoy kalapatids, kung makikita nyo naman po, nakasiksik sila sa gilid, kaya pala nung una hindi natin sila makita. So ngayon malaki na po sila, kaya yan, kitang kita na po natin sila. Oh, ang lalaki na nila. Ayan po yung kanilang mga itsura, yan o. So parehas po silang blue bar. So di ko pa po masyado naaninag kung meron po silang white lights na halo sa katawan. Yan o, marami pa po silang dilaw, pero medyo mukhang matanda pa po ata yung ating mga YB na anak nila B1 at B2. So eto, hindi ko po nakikita na may nanay sila. Siguro yung kanila pong nanay ay wala na po siguro. Or baka po hindi ko lang po talaga natsitsempohan na kinusubuan sila ng kanilang nanay. Ayan po, ngayon nagkakamot-kamot pa po yung isa. Yan, nakatingin po sila sa atin. So siguro kapag nilag inanuhan mo to, hinawakan mo to, baka tukatukain ka nito dahil nga hindi po sila sanay. Yung iba po namang mga inakay, matatapang, nanuno ka, nakikigaya sa magulang. Pero ito, mukhang wala namang makakagulo sa kanila dito dahil kapag inanuhan mo sila dito, 50-50 ka, ang lalim na ito mga bugoy kalapatids.
taas tong pinagbibidyuhan natin na to. Yan, so may bintana lang po kami dito kaya nakita ko to, mga bugay kalapatids. Ayun, no? So medyo kapantay lang din po ng bahay namin tong bahay dito sa kapitbahay nga na to. So yan, nakita ko nga na may inakay nga dito dahil nga nalaman natin. Dahil nga, ayun, sobrang iingay nila. So naririnig natin yung kanilang ano, yung huni ng mga kalapati kapag inakay pa po, mga bugay kalapatids. So hindi lang po talaga sila yung nakatira dito sa kisaming to. May mga natira din po dito sa kabilang mga gilid. So eto, kanilang ano to, tawag dito. Ano, eto yung kanilang kwarto, mga bugay kalapatids. So eto yung kanilang kwarto. Yan, kitang-kita nyo naman po, kisame yan, oh. So yan nga po sila. So merong harang naman po ata to, kaya yung amoy nila hindi po pumapasok dun sa loob ng bahay. So meron naman po atang harang dyan sa kanilang likuran. So ayun po yung mga ina kayo. Ayun, yung isa nakasuksok dun kaya hindi natin makita. So eto naman, nag-aabang siya siguro sa kanyang tatay dahil nga siguro eto, gutom pa rin po siguro siya. Kaya yung tatay niya, porsidido siya pag hahanap ng mga bahaw-bahaw na nalagay na sa mga agusan na pinapabigay. Binibigay rin po yun sa kanila kapag mga hindi na naubos, ganun, para merong pagkain yung mga kalapate. So yan, no, kung makikita niyo naman po, nag-aabang siya sa kanyang tatay. Ayun, gumagalaw-galaw pa yung isa ron. So dati nga, yun nga po, hindi natin sila masyado maaninag. Dahil nga po, ang liliit pa po siguro talaga nila nun. So after siguro mga 7 days parang po yung ano, yung agwat nung huling, yung binidyo natin to, or 6 days. Yun. Ngayon, ang laki na nila, mga bugay kalapatids. Ang laki na ng pinagbago. So nung nakaraan, di natin masyado talaga makita. Ngayon, ano na, medyo nag-level up na yung kanilang size, mga bugay kalapatids, yan, oh. So nagkaroon na rin sila ng balahibo kagaya ng anak nila B1, B2. And then yung kanilang dilaw na balahibo, yan, marami-rami pa talaga. So ayun, medyo maitim yung kanilang kulay, parang dark na kalapati sila. Pero malalaman natin yan pag lumabas na po yan dyan. Pero ayun, hindi po natin alam kung mabibidyo pa rin natin sila kapag nakalabas na sila dyan. Ayan, so ayun po sila. Buti na lang di sila masyadong na ano dyan, nababanas dahil nga po mainit po yung panahon minsan malamig. So kapag malamig, okay lang, hindi naman sila dyan mahanginan na malakas na hangin. So ang kalaban nila dyan, init. So yung kalapati ko nga, eh, kapag nag-ano sa bubong yung init, hinihingal. Eto pa kaya, so dikit na dikit to sa yero. Buti na lang sanay to. Siguro ano, okay na okay to, safe na safe sila dito, hindi sila na babasa. Ang kalaban lang talaga, ayun nga po, yung init, baka ma-heatstroke kayo dyan. So ayan po sila, sana matuto na silang lumipad. Kaya lang, huwag silang magkakamaling mahulog dito. Dahil posible silang mamatay kapag nahulog sila dito. Dahil nga yan, bali-bali siguro ang kanilang buto dito. So sana huwag naman po silang mahulog. Dahil nga, para meron na rin po silang dagdag kalapate. Makikita na lang po nila yan, bigla na lang nasa bubong lumilipad. So siguro akalain nilang dagit yun. Pero siguro matagal pa itong matututo lumipad. Kailangan kapag baba nila dito, dapat rektalipad na talaga. Ayun ang kailangan dun. Delikado to. Kapag nahulog naman to, tapos ano, yung kinakaya-kaya niya ng makalipad, tapos na ano siya, natuluyan pa rin siyang makalagakpak sa sahig. Siyempre, mahina lang yung paglagapak niya dahil nga marunong-runong na siyang pumagaspas. Ang mahirap nun, nakita ng pusa, yung pusang mga nangangain ng kalapate. Ayun ang mahirap dun. Ayun, mahirap talaga kapag naagat sila. Dadalahin na sila nun. Ayun, rerekta. Pulutan na sila nun. Ayun ang mahirap dun. Ayun, sobrang nakakainis yung mga ganun dahil nga bigla na lang kakainin yung kalapate mo, tapos makikita mo yung sing-sing, mga bugay kalapatids, ando doon, tapos puro balahibo. So ayan po sila. So minsan tinatago pa talaga, hindi pa natin makita. After ilang month or years, makikita natin buto-buto nando doon sa Gedli, mga bugay kalapatids. Kagaya nung akin, sinuksok siya doon ng daga sa hollow blocks na butas. Ayun, sinuksok siya doon, nakita ko na lang po buto na and may sing-sing sa loob. Ayun po sila, ayun o, dalawang blue bar sila. Nakasiksik sila doon. So hindi natin masyadong maaninag yung isa. Nakaupo po kasi. Ito, tinatamad na siguro mag-abang. Ayan po yung isa, oh. Nakatayo po talaga. Hindi pa po natin alam kung sino yung cockatoo or hen. Ayan, dahil nga po ID pa po sila. Pero lumabas na nga po yung kanilang color. Blue bar po sila.
So hindi po natin alam alin yung nanay nito. Hindi ko po kasi masyado nakikita itong mga to. Pero lagi ko pong natsitsempohan ay yung tatay nagsusubo. You know? So siguro malalaki naman yung katawan na ito dahil masipag nga magsubo yung kanilang tatay. Ayos yan, masipag yung kanyang tatay. Good job. Ayaw. Ala, kaya nakikita niya naman ho. Ayun ho ang mga inakay din eh. Ayos na ayos. Gagaganda. Oh, ang sarap alagaan. Kaso gagawin, magiging flyers nila yan. Magagulat na nga lang po sila. Kaya la, mahirap madali ng pusa. Pag aray lumagpak na sa lupa, mahirap na at baka makita ng pusa. So sana makita din agad nila para makuha ng kung sino man makakakita ng inakay para maitago na. So ayun po mga bugi kalapotid. So sana maging safe to hanggang sa pagtanda nila. Eh nagkakamot-kamot pa siya. Ang cute tignan. So hanggang dito na lang muna tong video to. Nakita lang natin sila dito kaya binidyuhan na ulit natin. Salamat sa pagsama at panonood. Isang video na naman na natapos si Bugoy. Bye. Peace. Grrrr. So ito po yung mga nagpapashoutout sa atin. So shoutout kay Idol Lopaulop TV from Sipokot Camarines Sur. And shoutout kay Idol Princess Love Fly High TV. And subscribe nyo rin po ang kanyang YouTube channel. I-search nyo lamang po ang Princess Love Fly High TV. And shoutout kay Idol James Paul Aguirre.